pamaray. Sapagkat nabalik po natin na ito po yung pinakamalangkot sapagkat alam natin na ang Ringan 2 ay sasunod dun sa pinakamalangkot sa economic growth sa buong bansa. At isa pa, ang probinsya ko ng Cagayan ay dito po sa Ringan 2 ang sinasabi ko na pinakamababa. So, saan po lang galit yung result? Well, ito yung datos ng National Economic Development Authority. No, ang meta, as far as economic growth is concerned, Region 2 ang lowest next to ARMM. Kita ka bottom sa ARMM, then Region 2 ang next sa bottom. And then, dito sa Region 2 naman, itong probinsya yung Cagayan, ang pinaka-lowest among the 5 provinces. Kaya nakakalungkot talaga. Nahirap naman na magturo pa tayo. Pero I think it's because kulang yung mga infrastructure natin. Kita naman natin na mga produkto natin, hindi natin madala pa sa Manila. Yung mga supposed to be mga puerto natin, lalabasan sana mga produkto natin. For the last how many years, hindi madala natin para yung mga pangangailangan natin ay dadating sana. Katulad ng fertilizer, katulad ng semento, na kung hindi monopoly sana yan at kung malalaking barko ay pwede, ay hindi natin problema. Lalo-lalo na yung pag-market ng ating mga produkto, katulad ng ating grains, at kung ano mga produkto na produkto natin. Isa pa, yung insurgency natin, nakita natin, aside from the infrastructure na hindi natin ma-access yung production areas natin, yung insurgency na naman, huwag man gusto mag-invest dito sa atin dahil yun na, nahihingan at na-extort ng insurgency. And then of course, yung klase ng politika natin dito. For so many years, our provincial government and those may hawak dito, especially the Imbriles. And one point sa Imbrile mismo, it was the cause of our stagnation. Dahil sa corruption, hindi ka naman natin plunder ang kaso niya. Diba? And that is just the tip of the iceberg. No? And then, nakita din naman natin na lahat ng klase ng illegal na dito sa atin, from money laundering, to huwerte, to smuggling, and then drugs. Nakita natin how drugs was permeated all the barangays of our province. So, lahat ito, and then yung kalamidad. Alam din natin from the very start kumpa that ang flooding natin dito grabe. Sabi ko nga, tayo yung labasan ng lahat ng tubig ng buong rehiyon. And that means yung tubig sa Caraballo Mountains, sa Sierra Madre Mountains, and the Cordillera Mountains sa atin lahat. All of this contributed dito sa ating economic stagnation. So, napaka-importante na meron tayong plano tungkol dito. Napaka-importante na malaman ng mga tao natin na tama na itong alitan, pamumulit ito ng serbo. Napaka-importante na meron tayong mga plano na gagawin tungkol dito. Ito yung gusto natin sabihin sa kanila. And sabi ko nga, record will speak na tayo ay nahuhuli. Tayo ay kailangan kaisa. Tayo ay bigyan natin ng solusyon ng problema. So, ano na ko yung kung susunod ang mga gagawin po natin para sa taong 2018? Yung mga problema ko na yan ay ma-overcome po natin gagawin para kahit pa paano ay mapayaman naman po natin ang ating kinamiya pakitulang natin sa Provincial Government. Well, nandun sa Kaganda 2025 na tayo ay umikot-ikot dito sa ating pangangampanya. Sa ekonomiya, sabi ko, redefine natin yung CESA. Yung CESA, hindi magiging international seaport yan. Dahil nga, mapapaw. Kaya nga, dapat talaga magbukas pa tayo ng mga bago. Claveria Seaport is one. And of course, pwede natin buhayin ulit yung seaport ng Aparri. Na muumpayan talagang seaport yan. Na kailangan tignan natin the possibility of opening it up again by dredging the Cagayan River.
And then, yung access natin sa lahat ng mga production areas natin. No, the bridges across Carayan River. Sabi ko nga, dadalaw pa lang yung bridge natin, 13 bridges na across Carayan River din sa Isabela. And if you compare Isabela sa Cagayan, malayo na tayo. We have 3 cities now in Isabela. And their growth, impressive pa rin yung growth nila kahit pinakababa tayo sa Narion. So, all of these things kailangan gawin natin. No, and then of course, magkaroon tayo ng mga economic hubs ng mga bago. No, katulad din ng Isabela, lumaki ang Kawayan, lumaki ang Santiago, lumaki ang Ilaga, lumaki ang Rojas, and some other areas pa dyan lumaki, all because there is access because of bridges and roads. Kulang yan dito sa atin hanggang ngayon. No, they have the Maharlika Bridge, and they also have on the western side of the Cagayan River, nandun din yung Santiago N-Rail Road nila. Dito sa atin, we do not have that. So kailangan na magkaroon din tayo ng mga ganito. On sabi ko nga, on the insurgency naman, eto nga, ito problema na naman natin napakalito. Kaya sabi ko, let us give jobs doon sa mga foot soldiers ng mga NPA. This is the time na kunin natin silang bumaba. Huwag na lang pera yung ibigay natin sa kanila. Trabaho para bumaba sila, para ma-isolate natin. At huwag na natin kausapin para sa akin lang yung mga leadership. Kasi sa akin, lahat yung kanilang hinaing noon ay ina-address naman ng ating gobyerno. Sabi ko nga, the new leadership in Cagayan, sabihin nila kung anong ayaw nila at issue nila against sa akin. No? So, labanan natin ito. Hindi lang yun, i-stop natin ang support on the extortion sa activities or yung revolutionary task na sinasabi nila. At sa tama ang ating presidente na ginawa silang terrorist group, which is who they really are now at this point in time. Sa tingin ko, yung rebellion na pinaglalaban nila nung ina-address na ito ng national government. At yung mga tactics nila are terrorist tactics. So napaka-importante na iisa tayo dito. But let us get yung mga foot soldiers nila, no, na hindi naman nakikinabang, nagagamit lang, to be with the mainstream and by providing jobs. And I call on all lahat ng mga mayors to provide jobs also for them. The provincial government will start providing jobs for them. Basta bumaba sila at join the mainstream of the society. So, sa calamity naman, makita natin. No, that is why meron ako yung No Barangay Left Behind, No Municipality Left Behind, para ilagay natin yung resources doon sa pinakamababa, para sila mag-address kung ano yung mga pangangailangan nila. No, kailangan nila ng relocation site, ibigin nila ng relocation site, yung mga pera yung ibigay natin. We are giving 500,000 per barangay per year. This is ang presidente. Wala noon, wala pa nagbigay. Even in the entire country, wala pa nagbibigay the provincial government ng 500,000 per barangay per year. And then 3 million per town per year. Almost 20 to 25% of our budget, binababa natin sila mag-i-implement para makapacitate at ma-empower sila. At the same time, sila mismo yung magsasabi kung saan pupunta yung pera. Hindi ako. Dahil mas alam nila yung problema nila. Kahit maliliit na project, na-address kahit paano yung pangangailangan dun sa pinakamababang unit, which is the borough, not just the barangay. No, kasi if we talk of the MDC, PDC, and the RDC, these are big ticket projects. And most of the time, it's not responding to the needs of the people. No, so napaka-importante na gawin natin ito. So para sa akin, these are all things pwede natin patugmahin para maangat natin yung antas ng economic activity dito sa atin. Napaka-improve din natin yung ekonomiya ng ating probinsya. And I call on everybody, no, katulad yung ginawa natin dito, it's a challenge sa lahat ng, especially the mayors. Kung yung provincial government po ninyo, nakakapag 24-7, nakita nyo naman, we have 6 QRT, quick response teams, in the entire province. 24-7 yan. Kayang-kayang gawin ng inyong probinsya. Kung yung probinsya nyo nakakapagbigay ng 500,000 sa bawat barangay nyo, at nakakapagbigay sa inyo ng 3 million, sa bawat town. I think the towns also should download also some of their money sa mga barangay and monitor it.
ginawa natin ito, and the one monitoring all of these expenditures, na ibibigay natin sa kanila, na-organize natin lahat ng puro. Which means, kinakapacitate natin, kina-empower natin yung puro outside of the barangay officials, outside of the barangay governments. Bawat purok, there are 7 puroks in every barangay. Meron tayong president, vice president, treasurer, secretary, para we could participate doon sa monitoring, identification, and implementation of the projects ng ating gobyerno. At the same time, capacitate them na pag may mga disasters, magtutulungan. At capacitate them also to complain. Dahil huwag ka courageous ka mag-complain kung may organisasyon ka. So, all of these things na hindi na i-involve doon yung pinakamalalayong barangay at pinaka-marginalized na mga tao, ini-involve natin sila. And I hope makikita ito ng lahat, including our provincial officials, national officials, and especially the municipal and barangay officials. Dahil sa totoo lang, tinamaan tayo lahat dito ng klase ng, lahat ng klase ng illegal activity. From Huweteng, nandito sa atin yung Huweteng Lord, si Atong Ang, nalagaan nila dyan, sa CESA, sa buong Pilipinas ito. Yan nandyan sa CESA siya. Diba? And then, mga drug lords natin, makita natin, ang pinakamalaking haul noong first year ni President Duterte is the 210 kilos nandyan sa Claveria. Nakatulong na yung kapitan na involved dito. So, makita mo na it has permeated lahat tayo dito, including our leadership. No? May mga mayors tayo pinangalanan ng ating presidente. So, I think it's time to learn lessons, put our acts together, empower our people, capacitate them, let them participate, para kahit papano, makakausap naman tayo. At sabi ko nga, transition ito sa atin. Nawala yung pinakamalaking corrupt official natin lahat dito sa Imbrile, kaya anak niya natalo. And we'll not just sit, take this sitting down. Guguluhin at guguluhin tayo. At bababa na naman yung mga yan. They'll try their luck again. Pero depende na sa atin yan na nandito ngayon. At depende na sa tao na mag-decide kung saan papunta ang kagayaan. Hindi miracle ang mag-solve ng problema dito. Multifaceted ang ating problema dito. Na kailangan lahat tayo magtulong-tulong at kailangan iisa yung direction natin towards this end. Nakita nyo naman, kahit yung RDC meeting natin, Peace and Order Council meeting natin, seldom do you see na present lahat. Dahil from the very start, pinupolitika na yung mga activity natin. Pero hindi ako susurrender dito. Dahil may plano tayo, nilagay natin, nilatak natin sa isang programa, Itaganda 2025, at yun ang ipa-follow natin. Laban sa corruption, susuportahan ang ating presidente, 100% ang ating tulong sa kanya at suporta sa laban sa drugs, 100%. Laban sa terrorism and insurgency, 100%. Para sa akin, let us support this president dahil parehas naman yung pinaglalaban natin. At sa tingin ko, makikita nila ito at sa tingin ko, ito ang mag-uusad ng ating progreso ng ating development. Lalo-lalo sa ating mga infrastruktura at kaugalian dito sa ating provincial. Governor, sa ibang sa pinamapalayo, partikular na dun sa nangyari dun sa 2016 kalsada. So, meron ka na babanggit kanina na magsasampa pa tayo ng kaso laban sa manatang lupa? Well, alam niyo kasi, para malaman na ng mga tao niyo, tayo ang number one ngayon sa collection sa quarry. No, dati-rati 2016, ka-assume ko, noong sineset up ko yung quarry natin, no, ay number 2 tayo sa Isabela. 24 million ang collection nila annual sa atin 19. Ngayong 2017, ang collection natin is number 1 na tayo. Tinalo na natin yung Isabela. 27 million sa kanila, tayo 71 million. From 19 million to 71 million. So, napatunayan natin na kaya natin koleksyonin lahat ng mga yan. At
mapapa, in fact, for 2018, ang plano ko dyan is 100 million na. Kaya natin ito. Pero, ang masakit sa akin ngayon, habang namumulenta tayo ng malaki, nawawala naman yung tulong ng national government sa atin. Dahil may tulong ang national government, especially yung bottoms-up budgeting sinasabi, no? Yung BUB. Ang BUB natin yung kalsada na project. Magbibigay sila ng pera dito at magbigay tayo ng konting counterpart at ipapasimento yung mga provincial government. For 2016, nagbigay sila sa atin ng 100 million plus. Meron naman tayong counterpart na something like 43 million. Pero yung Santo Niang Palalawigan, hindi nila pinondohan ito. Ayaw nilang pondohan, hindi nila pinapasa yung ating budget and supplemental budget. Up to now, kahapon lang pinondohan yung 2016, patapos na 2017 natin. And then for this year sana 2017, ang national government was supposed na magbaba sa atin ng 328 million. Wala na tayong counterpart dun. Buong-buo na sila na ang magpapasemento. So yung atin, additional na naman dun sa 328 million. Ang masama dito, dahil hindi natin pinapasa at wala tayong performance ng 2016 at hindi pa natin nai-implement yung binabani ng pera noon na nasa atin na, nawala yung 2017 natin. Ayaw nilang i-release dahil wala tayong accomplishment ng 2016 at hindi pa natin na nagagawa yung 2017 na binabani nila. So all of these things, 328 million ang nawala. Ang masama pa dito, yung 2018 natin, kasi pataas ng pataas dapat ito, magpipik ito sa 2019. Paano nila yung binagay? Kasi doon sa criteria nila, 30% depends on the performance ng pag-implement mo ng kalsada or the CMGP, cross-matching grant for provinces. The cross-matching grant, which means magbibigay ka rin. No? Ang masama dito, yung 2018 natin, which was supposed to be more than 400 million because wala tayong performance, ginawa nilang 187 million. And we stand to lose that again kung hindi natin kaagad ma-implement yung 2016 within the first quarter of next year, 2018. Masakit sa akin ito dahil we're trying our best na mamulenta para madagdagan yung ating pondo. Ito naman, yung tulong ng national government hindi dadating sa atin. All because pinupolitika yung ating budget. And kung ako'y namumulitika, bakit ko bibigyan lahat ang towns? Hindi lahat ng mayors ng Tabayan kasama ko. Aapat, limang mayor ang kasama ko noong 2016. Lahat sila. Lahat ng, in so many places, wala akong boto sa mga barangay. Pero lahat ng barangay, 820 barangays, bibigyan ko lahat ng 500,000. Dahil gusto ko, lahat tayo ay makinabang. Bumoto ka man sa akin o hindi. Ayokong politikahin itong resources ng national, ng ating provincial government. Pero doon sa mga nagkukulang at walang nangyari, natural, bibigyan ko sila. Kaya sana makita nila ito, na huwag nilang politikahin itong resources natin. Unang-una, paramihan yan, hindi naman natin kinolekta, dadating at dadating. No, for 2016, ang pera natin dyan was supposed to be 2.2 billion. Meron pa tayong mga 1.5, 1.4 or 1.5 billion na hindi nagastos for 2017. And then, yung supposed to be the supplemental budget natin na 1.2 billion for 2017 dahil hindi rin naipasa yung mga supplemental budget na gusto sana natin ay ilalagay na natin sa 2018. That is why we propose a budget of 3.4 plus billion for 2018. I hope na huwag na naman nilang gawin yung ginawa nila sa 2017 dahil may repercussions na naman itong mga ito sa mga next releases ng ating national government. And of course, kung performance lang, Apo, gusto kong sabihan nila,
na hindi mo matatawanan ang passion natin to do something for our province. Maniwala kayo, ang babata ng ating mga board member, ganun din ating sagot ng kalalawigan, at saka yung mga principal nila. Now, how could they explain itong mga nawalang pera ko, 328 million? I am challenging board member Pascual, no, of Landlok. Kasi ang nawala sa Landlok doon sa 328 is about 32 million for concreting sana ng Magalongan, Bagumbayan Road. Nawala na po yun, board member Pascual. Diyan sa Abulug, 22 million ang nawala. Nawala for concreting sana sa Abulug. I'm challenging the Vice Governor and Board Member Vargas to explain yung mga nawala na ito doon sa town mismo nila. Diyan sa Baggao, nawala ng Baggao na I think 40 million. 40 million doon sa 328 million. I am challenging Board Member Barcena to explain to the people of Baggao kung paano nawala yung 40 million na yan dahil sa hindi nila pagpasa ng 2016. Na supplemental budget sana natin. I am also challenging Karen Turingan, board member Karen Turingan, dahil 22 million din ang nawala dyan sa NRA. Sana makita nila ito. Dyan din sa Anlakapan, may nawala din dyan sa Anlakapan in the Pamplona area. I am challenging board member Diloyra to explain also. Dahil towns nila ang mga naapektuhan. And yet, hindi man nila inisip na mamawawala sa ating probinsya. Kung hindi nila mahal yung ating probinsya, sana minahal din nila yung mga towns nila where they come from. We just lost 328 million coming from the national government all because of politicking and too much politicking. Sana yung mga principal nila na pinapakinggan nila, no? Sana yung magsalita. Sila magsalita. Para siguro, meron naman sila idadagdag siguro para sa ating probinsya. Kasi napakasakit na mawalan tayo ng ganito. Ginagawa natin natin ang ating magawa para madagdagan sana yung ating mga pondo. At nakita naman nila. Sabi ko nga, ipasa nila, they have oversight functions sa lahat ng ating gagastusin. Yun ang tignan nila kung paano implement. Hindi yung hindi mo ibibigay yung para sa tao, para sa programa, para sa proyekto. Itong perang ito, parang sweldo ito, kahit ayaw mo dadating sa'yo, bakit hindi mo kukunin? Dahil nagtrabaho ka, dahil nandyan ka, dahil elected ka, dahil gobyerno ka, you have to spend it. We are not here to save. In fact, ang efficiency natin, diba, ang efficiency natin is measured by how we spend and where we spend and the impact of where we will spend our monies in government. You don't save money. That's why there are collecting agents. That's why you have a BIR. That's why you have the customs and all other, diba, collecting agents of government to collect for us to spend. Ewan ko kung bakit ganito sila. No? Eh, sabi ko nga, ba't hindi tingnan kasi kung ano yung natutulungan natin? Ayaw nyo ng POC, ayaw nyo ng QRT, ayaw nyo ng matinong paninilbihan. Kung saan tayo pupunta nun? Are you not part of the provincial government? Diba? Kung gumanda yung magawa ng provincial government, they should be very happy. Not even an accolade for them. From them, doon sa collection natin, we are now number one sa quarry. Diba? They don't even recognize na number one tayo sa quarry collections. Diba? We have the biggest social media, yung PIO natin, sa buong region. Siya ang pinakamalaki, 167,000 following and 160,000 likes. Ibig sabihin, very credible. And yet, ano ginawa nila? Tinanggalan nila ng pondo yung Provincial Information Office natin. Yung pinakamamahal ng Cagayano na binabasa. Diba?
yung source of information natin, yung source of inspiration natin, yung source of, di ba, of direction natin sa mga tao natin. Bakit ganun? Yung pa yung pinaka-the best na kung tutuusin, hindi nyo pa binibigyan ng tulong. Diba? In fact, inquiry nga natin, dapat yan, bumibili tayo ng mga sasakyan nila. Ayun, gumaganda yung plan. So sana they become part of it. Ang pabata pa nila, I am much older than them. There's nothing wrong na aminin ang pagkatamali. We all commit our mistakes. And we all learn lessons from mistakes. Sabi ko nga, sabi nga nila, suffering is the best teacher. When your popularity, when your credibility is suffering, it should teach you lessons. Only fools don't change their mind. No? Eh, sana makita nila ito. Kung titigas-tigas sila ng ganito, they will end up nothing. I will tell you this one. Ito, I have a gift. And that gift is, I could anticipate some things to happen. Hindi ko ito. Alam ko yung mga mangyayari sa mga tao. So, sana makita nila ito. They are too young to be very proud. They are too young. Masyado sila bata na magmayabang. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo nag-change ng stance. Sabi nga, di ba? Sira utak lang ang hindi nag-change ng decision niya. O nag-change yung kanyang outlook sa kanya. And ito yung focus sa kanila. Ito yung advice ko sa kanila. Huwag kayong matigas dahil lahat tayo. Governor, doon naman po tayo sa sinasabi 2018, hindi pa rin po nila napag-usapan. Ano po ba yung nakikita po niyo na magiging consequences na naman? Pagkat mo ng 2018? Well, by January 1st, re-enacted budget na naman kami. Which means, by January 1st, wala na naman sila matake up na iba. Dahil bawal. Bawal. Under the local code, ang priority is the budget. Which means, dapat yan, Every day by January, every business day na may pasok, ang tinitake up lang nila. Hindi lang regular, it should not be regular lang. Ang tinitake up lang nila sa budget. And I challenge them to do that. Otherwise, I will be constrained again to file a case against them sa ombudsman. Hindi ako pa. Ako, pinoproteksyonan ko lang ang executive. Because our executive is an institution itself in the provincial government na hindi mo pwedeng i-marginalize. Eh, sabi nga raw, I should never underestimate the powers ng Sangguniang Panlalamigan. I never underestimate your powers. I know your powers. That's why I go to you and I submit to you. But mahirap na pag nagpa-power tripping ka dyan, tatamaan ka dyan. Anwala ka sa akin. I've been a liaison officer. Siguro hindi ako kukunin ni President Noynoy Aquino as liaison officer for the Senate in the House. I was talking to a speaker, I was talking to a Senate president. I talked every day to congressmen and senators when I was a member of the cabinet of the president. Sa totoo lang. Hindi ako nandito na dekorasyon. I have gone through all of this. I've been a mayor, I've been a board member, I've been a congressman, I've been a member of the cabinet now, I'm the governor of the province. Hindi ako pinanganak kahapon para makipag-power treatment sa mga. I am here to do something for our province. I am here to plan out things for our people. I am here to make dreams realities for our people. May plano ko tayo. Sa tingin ko, ako lang naman siguro ang governor dito na may daladalang plano for the next 9 years or 10 years when I assume. And even before when I assume. It was something I brought to our people. Kaya siguro naman binoto nila ako. Parehas lang kami binoto. I respect them, but they should also start respecting the executive branch. Kung inako-abuso nila, ministerial lang pa nila powers over that.
Kaya lang, siguro, practice nila in the future, nakalari na kung pwede talaga yun. But then you go to court. And we get an opinion of the question. Governor, lastly na lang po siguro kasi nag-call na yun sa anonymous letter. Nakuhanan po namin yung panit ng congressman na nag-call na yun po rito. At matin po namin na pinasinan nila yung pag-ranig ng kanyang pangalan doon. At meron po siyang challenge po sa inyo, pero mahari. Po yung kung sino yung certain body function na maliging. Well, gusto sabihin ni Randy, ni Congressman Tim, how can I say kung sino yun? Eh, kinabi farmers lang ako. Ang hirap sa kanila, no, kasi nakaka-distorbo sa akin ito. Dahil yung tinutukoy nilang mga contractor doon na involved sa drugs daw ay nakipag-bid din dito sa amin at nag-dive-dive sila. Nung pina-study ko sa aking engineering, kung kikita sila, eh sabi ng aking engineering, malulugi sila, sir. Ganun din yung ginawa nila dyan sa Buntun. 200 million yan ang project. Dinaipan nila ng 125. So, sabi ko, paano ba? Magninegosyo ka na malulugi ka? Eh, nakita mo naman si Mrs. Guadis, S.B. Guadis, na sinabi niya, kahit na 200 million daw investment nila, kumita lang sila ng 100,000, eh okay na. Dahil hindi naman daw sila gamit. Ano ibig sabihin? Mag-i-invest ka ng 200 million or 125 million, ikita ka ng 100,000. Eh, negosyo na yun. So, sinasabi ko, since that letter came out, connecting them to the Espinosas of Leyte, connecting them to the drug trade dito sa atin, eh, mahirap na. Mamaya, malaman pa ni Presidente ang mga nangongontrata sa ating provincial projects ay involved sa drugs. Akala nila mamaya, bataan ko yung mga yan, akala nila mamaya, kinokondon ko at pinoproteksyon ko yung mga drug lords. Kasi para sa akin, somebody is washing money. Money laundering ito. Nililinis nila yung pera nila dahil hindi mo mailagay ang pera mo sa banko kung suspected drug lord ka dahil sa amla. Since they are related doon sa Leyte, o yung Leyte na nabuhay pa na asawa ni Mayor Albuera Mayor sa Espinosa, o si Mayor patay na, yung anak ng Kervin na supposed to be the number one drug lord in Eastern Visayas, sabi ni Presidente, di ba? Ay nakakulong. Hindi naman nila mailagay yung pera sa banko dahil mamomonitor ng AMLA. So hawak-hawak nila yung pera. Saan nila dadalhin? Paano nila mailabas? So kailangan gumawa sila ng fraud nila. Kaya ang napakagandang fraud is itong construction dahil ang bilis ng pag-ikot ng pera. Suddenly yung maduming pera magiging malinis na. Kaya ayoko maglinis sila ng pera dito sa provincial government. Dahil iniiwasan ko na masangkot yung pangalan ko. Dahil mula noon, kalaban ko ang droga. Mula noon. So, sabihin ko kay Randy Ting, kay Congressman Ting, I am not here to explain for him. He should explain dahil sa'yo sinasabi doon na protector. Why should I explain? Hindi ko naman ginawa yung letter na yan. Kaya sabi nila, ako raw buwa, ako raw nag-distribute. Biro mo yun. Nakapifarnisan ako, nakapifarnisan ng PDEA, nakapifarnisan. Diba? So, alam naman natin kung sino yung mga namamatay dito sa atin, yung mga drug lord. Alam naman natin. Alam naman natin kung ano nangyari ng PCL. Diba? Kung anong pera mga lumabas nun. Totoo yun. There are truth to what is being said there. Now, kung yung iba doon hindi totoo, it's up for them to prove. Not for me to say kung sino yung tao. Dahil wala akong kinalaman sa letter na yan. Sabi ko nga, Bomboel, mamatay na ako, pati yung dalawang anak ko, kung meron akong kinalaman doon. But I have to react. I have to discuss it with my man home.
dahil bigla silang pumasok dito, nag-dive-dive sila katulad ng ginawa nila sa DPWH. Eh hindi namin maintindihan kung paano sila kikita doon sa pinag-dive nila. Hindi ko naman sila mapayaran kung masama ang gawa nila. In fact, we are trying to find out kung paano ang performance nila doon sa mga diver nila. At nakikita namin ngayon na negative slippage sila. Nung pina-check ko pa yung kanilang equipments, they were using the same equipments sa iba-ibang mga projects. Pwede ba yun? So, it's sabihin ko kay Randy, it's up for him to explain yung side niya kung bakit siya sinasabing protector siya ng drugs. Hindi ako magsasabi. Ano sabi naman po niya na he's open for lifestyle check? Eh, dapat lang. Dapat pa lifestyle check siya. Eh, si Randy, ang hirap sa kanila. Lahat ng issue against them, sasabihin nila ng politika. Diba? Ang hirap sa kanila, sila lang malinis. So it's time for them to explain yung Baygoyan Bridge. Diba? Hanggang ngayon, nakatiwang-wang dyan. Noon pa, tina-challenge ko sa kanya, natapusin niya. Board member, eko naman siya, congressman naman siya. So, it's, i-explain din nila yung cemeteryo na binili nila. Na yan ang pinakamalaking pinakamalaking swimming pool dito sa Tobago pag ganito yung flooding, di ba? So, explain naman nila yun. Huwag sila nagmamalinis at nagtuturo at naninira, di ba? Eh, sa totoo lang, what have they done for Tobago? Di ba? Gumawa sila ng mga highway, tignan mo ngayon, underwater na. Diba? Gumawa sila kung ano-ano dyan. It's now time for them to explain lahat yung mga pagkakamaling ginawa nila. Diba? Kung Doyan Prince, makakarong pera dyan, tignan nyo kung ano nangyayari. He is now the congressman. Patapos na sa DPWH kung pwede yung bridge na yan. Huwag siyang nagmamalinis. Ay, alam natin. Sinasabihin pa niya na hindi raw siya bumili ng meats at boto. Hindi na lang siya nahiya na magsabi ng ganun. God bless din na lang kasi na ganun din siya nababanggit na they are planning to file a case. Parang po sa inyo. Yeah, let him file. Randy, file ka ng kaso. Mas maganda yan. Para malaman ng tao kung sino yung matimo sa ating dalawa. At saka yung pamilya yun, at saka yung pamilya namin. Dahil it's so unfair na i-discuss ko dapat yan. Bakit hindi ko i-discuss yung may man ko? Ang naglabas lahat niyan, yung kapatid mo rin, gusto sa kanyang palalawigan. Ha? Ngayon at lumaki ng lumaki, ako yung i-blame nyo. O natural, i-discuss mo with my man ko. Bakit hindi ko i-discuss? Eh, ang mga nanalo dito, eh, suspected drug lords. Diba? Alam naman, pabayaan ko ang mga contractor ng provincial government, eh, suspected drug lords. Diba? O, kasalanan ni Maila at dinabas niya sa sagot niyang palalawigan, nasa RBC at lahat ngayon, ako yung sasabihin niya, nagkalat niyan. Ay, sus naman si Randy naman, para may maituro lang kayo, sasabihin niyo yung ganyan. Huwag ka mo. Diba? We are rational men and women. Huwag kayo nang sumisira ng tao. Ay, anong kinalaman ko dyan? Natural, mag-react ako. Eh kung ako ang palabas dyan, din mula doon, hindi ko na pinasali yung guwadis na yan dito sa provincial government. Nakasali pa sila eh. Sa totoo lang. Eh, masaya ko na sila sana ako kung mag-dive sila at marami kami masay. Eh kaso, drugs at involvement nila eh. O nakita nyo naman, si Mayor Mabilog ng hindi na nga umuwi eh. Eh, ang kasalanan nun, eh, pinabayaan lang yung lumaki ang drug trade sa Iloilo City. Wala siyang ginawa kay Udicta. O, eh, di mas lalo na kung protector ka, di ba? Kaya lahat tayo ngayon allergic sa drugs. Or personalities na involved sa drugs. Eh, sana, huwag kayong dumidikit sa mga na-involved sa drugs. Di ba? O ngayon at kumalat, dahil din sa inyo, pinalaki niyo yung issue,
ako pa ngayon yung may kasalanan. Ano ba naman si Randy, para ka namang hindi nag-iisip.